Magandang araw. Hawa sa iba't ibang bahagi ng korido ang monologong babasahin para sa pagpapakilala ng tauhang si Aladdin. Ang gererong Moro na siyang sumagip sa nakataling si Florante sa pamamagitan ng pagpaslang sa dalawang leon na nakaambang kainin ito, bagaman hayag sa pananamit na isa itong kalaban. Sisimulan ang kanyang monologo sa masasabing pinakasinisiping bahagi ng akta, ang pagbibigay kabuluhan sa pag-ibig na siyang nagre-resulta sa hindi pagkakaunawaan at kung minsan ay pagtutunggalian pa nga ng mag-ama. Ang pag-ibig na ito ang magdudulot ng pagiging sawimpalat ng karakter, pinagbintangang iniwan ng hukbo sa gitna ng isang mahalagang gera laban sa mga taga-Albania, pinakulong upang bitayin at kalaunay pinalaya sa reno sa kadahilan ng pareho ang iniibig niyang babae na siya rin iniibig ng kanyang amang sultan. Ang kasawiang ito rin ang magpapalapit ng kanyang damdamin sa kapwa-sawi na si Florante. Bagaman pagkasuklam ang unang ipinamalas ng Kristiyano, tatalaspasin ni Aladdin ang matuturingang pinakapinupunto ng akda, na hindi nasusukat ang pagkataot moral ng isang individual sa kinabibilangan nitong sekta o relihiyon. Kasama po natin ngayong araw ang aktor na si Khalil Almonte na gaganap bilang Aladdin. Pagsintang labis ng kapangyarihan. Sampung mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni Numan, hahamaking lahat, masunod ka lamang. At yuyura ka na ang lalong dakila, bait katwiray ipanganganyaya. Buong katungkulay wawaling bahala, sampun ng hiningay ipauubaya. Itong kinaratnan ng palad kong linsil, sa laming malinaw na sukat mahalin, nang makatatatap ng hindi sapitin, ang kahirapan kong di makayang bathin. Huwag na manganin. Sumapayapa ka't mag-aliw ng dibdib. Ngayon, ligtas ka na sa lahat ng sakit. May kalong sa iyo ang nagtatangkil. Kung nasusuklam ka sa aking kandungan, lason sa puso ng hindi binyagan, nakukutya akong di ka saklolohan sa iyong nasapit na napakarawal. Ipinahahayag ng pananamit mo, taga-Albania ka at ako'y Persian. Ikaw ay kaaway ng bayat sekta ko. Sa lagay mo ngayon, magkatoto tayo. Moro ako'y lubos na taong may dibdib. Ay nasasaklaw rin ng utos ng langit. Dini sa puso ko'y kusang natitipik. Natural na laying sa abay mahapis. Anong gagawin ko'y aking napakinggan? Ang iyong pagtatagpoy na kalumbay-lumbay. Gapos na nakita't pamumutiwanan ng dalawang ganit ng bangis na tangan. Ang pagkabuhay mo'y yamang natalastas. Tantuin mo naman ngayon ang kausap. Ako ang Aladdin sa Persyang syudad, anak ng balitang Sultang Aliadat. Sa pagpatis ni ring mapait na luha, ang pagkabuhay ko'y sukat mahalata. Ay, ama ko, bakit? May flerit ang tuwa. Katotoy bayang ako'y mapayapa. Magsama na kitang sa luhay maagnas, yamang pinag-isa ng masamang palad. Sa gubat na ito'y antayin ang wakas ng pagkabuhay tang nalipos ang hirap.
Magandang araw sa iyo, Khalil. Una sa lahat, syempre maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming invitasyon na gumanap ngayong araw bilang Aladdin. So, kumusta naman yung naging experience dun sa naging pagbabasa, sa naging paghahanda para sa monologo na ito? Masarap siya kasi parang ang tagal na since binasa ko siya. In fact, nung high school, second year high school to eh, no? Second year high school. Gumarap ako actually hindi Aladina, Florante. Florante talaga. So, medyo familiar talaga ako doon sa text. Naalala ko yung, so ang daming memories na bumalik, no? Ma'am. Kaya masarap lang. Especially sa panahon na to na, okay, marami akong binabasa kung ano-ano libro, financial reports para sa work and ano-ano. Kahit yung mga nahuli kong script sa theater, hindi kasi ganito yung form eh. So refreshing din na, oh my God, parang minsan nagbasa rin ako ng, binasa namin to, pinag-aralan namin to. So yung form niya is very refreshing and ang saya lang talagang basahin ngayon. Yeah, nabanggit mo, nagumanap ka na rin pala bilang Florante sa na ito. So, kumusta naman yung, kung i-distinguish siguro natin yung naging proseso sa paghahanda bilang Florante, pero this time bilang Aladdin, meron bang difference? Mas lalo mo bang sobrang bata ko pa kasi, Miss Anne, parang second year, hindi pa talaga ako seryoso sa theater noon eh. Parang requirement siya sa Filipino subject. So, yung final requirement, final project. Itong gawin ito. Wala pa talaga ako, hindi ko pa alam na mag-theater ako buong college, even after college. So, mababaw lang siya, wala namang technique na, walang acting technique na ano na yun. Pero fun, kasi naalala ko nung high school ako, every year, na tinanggal nila pagkatapos, so, hindi ko alam kung bakit nila tinanggalan. So, every year, merong isa sa mga canon, di ba? Yung kunwari, mauuna sa ibang Adana, first year ito, Florante, at Laura, third year yung Noli, and then fourth year yung Fini. So, nilulook forward ko talaga yung mga final projects na yun. Kumbaga kung, doon ako pinaka-bibo, kumbaga na, kaya nilulook forward ko to. So, in terms of preparation, masaya talaga ako noon. Masaya talaga ako. Kasi yung binabasa ko, hindi ko ma-imagine, na-memorize ko to. Kasi di ba, syempre, ganito rin yung form nung kay Florante. Parang na-memorize ko to dati. Hindi ko alam paano ko na-memorize yung ito. Ay, ang haba pa nito. Ito, exit. So, fun balikan yung mga memories. Ayun, siguro ngayon na makukumpara natin na baka parang mas seryoso ka na doon nga sa larang, sa pag-arte. Kumusta naman yung naging paghahanda para dito? Para mapanindigan natin siguro yung karakter ni Aladdin. Masaya, yung para kay Aladdin, tuwang-tuwa ako doon sa mga detalye na parang hindi. So I'm sure nakita ko yung mga detalye nung kung gaano nga sila, gaano ka. Nakakatuwa ka. Natutuwa ako sa detalye ng mga eksena, kahit excerpt lang siya, no? Miss Ad. Parang, ang ganda lang nung pagkakapili nyo na ito kasi ang dami na, litaw na litaw na kagad yung history ni Aladdin. Tapos yung relationship nila ni Florante, di ba? Natutuwa ako dun sa bit na parang, andito yung dalawang lalaki, dalawang mandirigma, di ba? Ng dalawang magkaibang kingdom. Pinagtagpo, dalawang heartbroken na pinagtagpo sila doon sa moment na heartbroken sila. So yun yung natutuwa ako sa detalye ko. At ayun, kino-comfort nila ang isa't isa. So nakakatuwa. Na parang hindi siya ganun ka. Ngayon na binasa ko siya ngayon. I'd like to think na mas kaya ko nang maghimay ng mga bawat ano. Nakakatuwa yung kulay, yung color na yun doon sa eksena and sa relationship nila. So yun. And fun siya na yung sa pag-prepare. Fun siya. Tsaka gusto ko yung ang tagal ko na kasi nung parang hindi naman naalala ko kasi nung college ako itong buong exercise na paano bigkasin to, saan ba yung pause. So ang refreshing lang na gawin uli siya ngayon at ang saya lang na teka, parang yung mga simpleng salita na pag-iisipan mo nang mabuti kung paano sasabihin at paano siya sasabihin sa konteksto ng linya o ng eksena.
gusto ko yung buong exercise na yun. So na-enjoy ko yung buong exercise na yun. Yun. Ayun, dahil din nabanggit mo na medyo marami-rami ka na rin naging karanasan bilang aktor. Meron ka ba ang isang dating nagampanang karakter na parang pwede natin i-equate siguro or ikumpara dito sa lahat ng mga pinagdadaanan ni Aladdin, sa lahat ng mga hinanakit niya sa buhay? So parang may inspiration ba din siguro yung naging pagganap mo ngayong araw ni Aladdin sa mga dating pang karakter na nagampanan? Kung ipo-push natin, i-highlight natin na meron talagang bromance na matatawag dito between si Rito Florante at Aladdin. Well, marami na akong nagawang gay roles na noong in the past, no? So marami na. So pero ito nakakatuwa kasi ito dahil mandirigma sila, eh, di ba? Mandirigma sila at parang hindi nahiya si Balagtas na hindi siya nahiya na nabigyan ng ganitong mga elemento itong dalawang mandirigmang to. Ano pa ba? Marami. Yung siguro mababalikan ko lang same ano naman eh. Yung feeling ng tenderness towards another guy, di ba? Na, ayun. yun siguro yung mga roles na ganun. Medyo marami-rami. I remember, well, yung pinaka-recent Antichrist sa ginawa ko siya sa Dulaang UT bago mag-pandemic. Yun naman, hindi rin outward yung affection ng kumbaga walang aminan. Wala namang aminan na nangyari, di ba? Na between the my character. And then meron kasi akong amo. May amo kasi ako doon, si Alfonso Osorio. At ako yung isa sa mga sakristan na kinontrata niya para tulungan siyang magpinta noong mural sa simbahan. May sexual tension, may tenderness, pero wala namang outward na gay relationship or ano, diba? Walang ganun. Pero andun, underlying tension. So ngayon, interesante sa akin yung nababanggit mo na parang pagiging matapang nga ni Balagtas, diba, na isulat yung mga ganitong bahagi sa kanyang akda na kung titignan natin, kaya rin siguro mas latent yung usapin ng kasarian ay dahil mas napapatingkad sa mga bahaging ito yung differences nila bilang Kristiyano tsaka bilang Muslim. So, exactly. So, actually, ma'am, ayun nga, isa pa yun. Nakalimutan ko na may racial element ito, eh, di ba? Ang ganda kasi may racial element, magkaiba sila ng race, magkaiba sila ng kingdom, pero heartbroken sila at dahil doon sa pagiging heartbroken nila, parang nagtagpo sila doon at nagkaintindihan sila, kumbaga. Pero yun, yung elemento nga nung yung mga pagdagdag nga ni Balagtas ng mga ganong innuendos. Pero ang galing kasi hindi yung mga nakasanayan nating mga salita, 'di ba? Para magawa mabuo niya yung mga stanza na magkakaroon ng subtext or ng innuendos or ng ano, ay ang ganda, ang galing, 'di ba? Ang galing. Kasi nakahanap siya ng way para i-construct yung mga words para, 'di ba? Para malinaw sa atin na ganyan nga yung nangyayari. So siguro pwede tayo tumungo doon na parang ngayon na-appreciate siguro natin yung ganitong ganda ng mismong akda na more or less madalas ito rin yung challenge para sa mga mag-aaral na ang hirap-hirap niyang basahin kasi patula yung kanyang anyo. So siguro pwede natin itong ituhog sa meron ka bang mga tips o kaya tricks lalo na sa mga mag-aaral na magbabasa ng Florante at Lawa? O kaya gaganap bilang Florante, o kaya bilang Aladdin. So, maipapasa ba natin yung ganong knowledge sa teatro para mapaghandaan din nila bilang mga mag-aaral yung pagganap nga dito sa mga karakter na ito? Itong Florante at Laura. So, kung magkaroon ako ng tip, itong Florante at Laura kasi, kung papansinin mo, hindi naman siya ganong kalalim, eh. May mga mas malalalim, may mga na mas nabasa pa akong script na mas malalalim na yung mga salitang ginamit. Di ba, kakaunti lang yung mga salita na kailangan mo talagang
hanapin o so sobrang luma kumbaga. Kasi madalas dito, marami rito sa mga salitang to, familiar na. Ah, siguro kung magkakaroon ako ng tip, kasi di ba sinabi nila kapag kapag dahil nga awit ito, i-respect yung form, di ba, ma'am, yung syllables per line, kung saan yung pause, gano'n. Si feeling ko, i-drop muna yun. Ang una, first layer at ang first task, I guess, basahin nyo muna ng normal. Kasi pwede siyang basahin ng normal. Diba? Kunwari, itong linya nung una niya sinabi kay Florante, huwag na manganib, sumapayapak at mag-aliw ng dibdib. Hindi mo naman, hindi mo naman kailangan, hindi porke nakasulat siya ng kwadrado na gano'n, di ba, or may measure na gano'n, eh, kailangan mo na mag-post ng gano'n. Pwede mo siya pa sa ano, huwag manganib, sumapayapak at mag-aliw ng dibdib. Ngayon, ligtas ka na sa lahat ng sakit, may kalong sa iyo ang nagtatangkilik. Very, ano nga, very visual noong, ano eh, very visual. Hindi kagaya ng mga, kapag yung script na yun, di ba, i-describe mo pa yung position ng ano, characters, di ba? Ito, nandoon na ang linaw na, ah, nakakalong siya at kinocomfort siya. Sumapayapa ka, mag-aliw ng dibdib ngayon, ligtas ka na. So, ang linaw-linaw na agad, wala ka na nga halos iisipin. So, hayaan lang siguro yung salita. Hayaan lang siguro yung salita. Basahin, wag ma-alienate yon. Wag ma-alienate sa measure or dun sa yun nga sa bigkas. Basahin mo as normal as possible para mas ma-absorb mo muna. And then eventually, kapag binabasa mo siya ng binabasa, dahil nga natural yung pagkakasulat ng measure ni Palagtas, I think sa pagbibigkas mo ng pagbibigkas, lalabas at lalabas na lang yung ano eh, yung patula niyang delivery. So yung bisa talaga ng reading aloud, no? So maraming salamat. Khalil, siguro huling tanong na lang, baka meron tayong maaaring subaybayan o baka may mga proyekto na gusto mong anyayahan yung mga tagapakinig natin na panoorin ka, kaya ng promotion lang, kumbaga, ng iba pang mga bagay na pinag-aabalahan natin. Sadly kasi dahil nga sa pandemic po, natigil po ang lahat ng live performances. So wala pa ngayong proyekto. So yun lang. Nagkaroon ako ng mga ilang projects nung nagsimula yung pandemic, mga ganito, mga Zoom theater and Zoom reading lang din. Pero tapos na sila. So last year pa yun, parang iba na ngayon. Yun, wala pa po muna. Pero sana tingnan natin, sana magkaroon soon after ng pandemic. Yes. Maraming salamat muli, Khalil. At sa mga susunod pa sigurong proyekto kagaya nito. Okay, anytime. Thank you po. Salamat.